Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw. Kung mapapansin niya po natin yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay patuloy na lumakas at isang ganap na typhoon category, si Typhoon Malou. Ito naman po ay hindi naman inaasahan na makakaapekto sa ating bansa at wala naman siyang pinaka-direktang epekto na posibleng maranasan natin dito sa ating bansa. Ito nga pong si Typhoon Malou, inaasahan niya po ito ay ang direction po niya na ipasilangan ng Japan. At kung mapapansin naman natin, yung kanyang extension ng kaulapan ay halos hindi rin naman nakakaabot sa ating bansa. At nakaka-apekto naman ngayon sa ating bansa ay yung Northeast Monsoon. At may mga posibilidad niya na makaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa extreme northern Luzon, sa may northern Luzon, maging dito po sa may Metro Manila, may posibilidad na makaranas tayo ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Check naman natin yung ating satellite image, kung saan nga po mapapansin natin yung mga lugar na kung saan pwedeng makaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may parte ng Visayas, may posibilidad niya makaranas tayo ng mahina at katamtama na pag-ulan. Dito po yan sa may Katbalogan, kung mapapansin nga po natin, yung makakapal na kaulapan na ito ay posibleng magpaulan. Dito po yan sa may Katbalogan, sa may Cebu City at maging dito po sa Rojas City. Dito naman sa may Mindanao, kung saan nga po makapapansin natin, magiging magandam naman po ang lagay ng panahon at wala tayong inaasahan na lalakas na pag-ulan dito sa may Mindanao. Magiging maulap lamang ang ating kalangitan at may posibilidad na isolated rain shower or localized thunderstorm. Dito naman sa may Palawan, kung saan nga makikita rin natin, meron tayong mga kaulapan. Hindi naman ganun kakapal yung ating mga kaulapan, Kaya may posibilidad na makaranas lamang tayo ng mga katamtaman at mahinang pag-ulan. At dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast. Okay. Kung mapapansin nga natin, makakaranas pa rin ng pag-ulan. By October 29, patuloy nga po lumalayo yung bagyo sa ating bansa at makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang Visayas, Bicol Region, at maging dito po sa may Palawan. By October 30, mapapansin nga natin na bahagyang gaganda na po ang lagay ng panahon ng ating bansa. Makakaranas na lamang ng mga isolated rain shower dito po sa may Visayas at may parting Mindoro Province. By October 31, mapapansin nga natin na dire-diretso pa rin po makakaranas ng pag-ulan dito po sa may Visayas, mahina at katamtamang pag-ulan. At mapapansin natin in next 3 to 4 days, wala pa tayong inaasahan na sama ng panahon na pwedeng mabuo sa loob at labas ng ating bansa. By November 1, okay, ito na nga po tayo, November. So, ganun pa rin po, wala pa rin tayong inaasahan sa sama ng panahon, subalit makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil nga po, La Niña yung ating mararanasan na. By November 2, mapapansin nga po natin magkakaroon ng low pressure area sa labas ng ating bansa at ito po hindi naman inaasahan na papasok sa ating bansa itong nasabing low pressure area. By November 3, mapapansin natin makakaranas na po ng pag-ulan. Dito po may mga malalakas na pag-ulan na sa may Visayas at sa may Palawan. By November 4, tuloy-tuloy pong makakaranas ng pag-ulan dito sa may Visayas at sa may Palawan. Kaya asahan po may posibilidad ang pagbaha at pag-uunan lupa dahil sa dire-diretsong pag-ulan. By November 5, mapapansin natin
halos mapapansin niyo po no na tatlong araw po na sunod-sunod makakaranas ng pag-ulan ng Visayas at ang Palawan. By November 6, ito nga po no, mapapansin natin pati yung pag-ulan ay aabot na hanggang dito po yan sa may Bicol region. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan, magkakaroon man tayo na sama ng panahon dito po yan sa may parte na po yan ng silangan ng Japan at wala naman po magiging direktang epekto yan sa ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data na ating nakita dito po sa ating mga agency. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil dire-diretso po na may posibilidad na makaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo po yung pagguho ng lupa at mga pagbaha. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.